nga pala si Teacher Naomi. Or kung nahihirapan kayong banggitin, pwede niyo akong tawaging Ate Yumi. Welcome sa Day 4 ng ating online VBS. Ngayon ang huling araw ng ating Vacation Bible School. Sino sa inyo yung simula Day 1 nandito na? Ako po! E sino naman yung simula Day 2 nandito na? Ako po! Sino naman yung simula kahapon nandito na? Ako po! E sino naman yung ngayon lang nakasali? Ayan, maraming salamat sa inyong pagsali sa ating Vacation Bible School. Sana ngayong araw, may matutunan muli tayong bago. Ayan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna ay magpe-pray. Ano nga uling ginagawa bago mag-pray? Nakapikit po ang mata. At saka, nakatungo po ang ulo. Ayun, patingin niya ng pikit ang mata at saka tungo ang ulo. Very good, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay matututo. Lord, bigyan niyo po si Teacher ng karunungan. Dalangin ko po, ibuksan niyo po ang aming puso nang sa gayon ay kami matuto. Kayo po ang patuloy na mag-iingat sa amin sa buong maghapon. In Jesus' name, pray. Amen. Ayun, very good mga nakapikit ang mata at saka nakatungong ulo. Pero bago tayo mag-proceed sa ating kwento, tayo muna ay kakanta. At para sa ating pagkanta, tatawagin natin si na Ate at Kuya upang sabayan tayo. Salamat mga ate at kuya sa pagsabay ninyo sa aming pagkakantahan. Ngayon naman, magtatanong si Teacher kung may natutunan kayo ng mga nakaraang araw. Sino sa inyong may natutunan? Teacher, ako po! Sige, Mr. Turtle, anong natutunan mo? Natutunan ko po na kahit po kahit po ang buhay nakakatakot, mabuti pa din po ang ating Panginoon. Tama! Nakikinig si Mr. Turtle. Eh, ikaw, Mr. Fish, may natutunan ka ba ng mga nakaraang araw? Opo, natutunan ko po na kahit po madaya po yung iba o ang buhay sa atin, mabuti pa din po ang Panginoon. Very good! Ikaw naman, Mr. Chu, may natutunan ka ba? Oo, mayroon din po. Natutunan ko po na kahit ang buhay pabago-bago, mabuti pa din ang Panginoon. Okay, very good silang lahat nakikinig ng mga nakaraang araw na pag-aralan natin na when life is unfair, when life is scary, when life changes, God is good. Or, kahit ang buhay ay madaya, nakakatakot at pabago-bago ang ating Panginoon ay hindi nagbabago, siya ay palaging mabuti. Ayon, at ngayon naman, tayo ay dadako sa ating panibagong kwento. Dito, pag-aaralan natin
kung paano ang mga Israelites or ang mga tao na nakatira sa Israel ay gumawa ng palatandaan kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Nang mamatay si Moses, kinausap ng Panginoon si Joshua at sinabing, panahon na upang ang mga Israelites ay makatawid papunta ng Promised Land at ikaw ang inaatasan kong mamuno sa kanila. Ang problema, upang makarating ng Promised Land, may kailangan muna silang tawiring ilog. Ito ay tinatawag na Jordan River. Ano ulit yon? Kayo nga? Tama, Jordan River. Kaya naman, kinaumagahan, maagang gumising si Joshua at pinamunuan ang mga Israelites papunta sa tabi ng Jordan River. Doon, sila ay nagpahinga ng 3 araw. Ilan ulit araw? Tama, very good, nakikinig pa din ng mabuti. Habang sila ay nagpapahinga, pinaalalahanan sila ni Joshua na kailangan manatili silang malinis sa katawan at sa pananamit. Pagkaraan ng 3 araw, bago sila tumawid, kinausap sila ng mga pinuno at inihayag ang plano. Okay, ganito. Ang mga Levite priests o mga sacerdote. Teacher, ano po yung sacerdote? Okay, ang sacerdote ay ang mga pare. Sila ang magbibitbit ng Ark of the Covenant. Eh, teacher, ano naman po yung Ark of the Covenant? Okay, ito ang Ark of the Covenant. Ito ay naglalaman ng stone tablets kung saan nakasulat ang mga batas ng Panginoon, ang Jar of Manna at ang tungkod ni Aaron. Mga bagay na nagpapaalala ng biyaya, pangako at kapangyarihan ng ating Panginoon. Nangako ang Panginoon kay Joshua na kung paano sinamahan ng Panginoon, si Moses ay ganun din siya'y sasamahan. Kaya naman, pagkaapak ng mga sacerdote sa Jordan River ay biglang tumigil ang daloy ng tubig. Sinabi ni Joshua na manatili lamang ang mga sacerdote sa kanilang pinatatayuan habang tumatawid ang mga Israelites. At habang tumatawid ang mga Israelites, sinabi ng Panginoon kay Joshua na pumili ng 12 tao mula sa iba't ibang tribo upang pumulot ng bato mula sa gitna ng Jordan River. Ayan, ilan nga uling lalaki yung humingi ng Panginoon? Tama, 12. Ayan, very good, nakikinig. At nang ang lahat ay nakatawid na at ang mga sacerdote ay nakatapak na sa tuwing lupa ay biglang bumalik ang daloy ng tubig. Kinolekta ni Joshua ang 12 bato at bumuo siya ng memorial o alaala. Sinabi niya sa mga Israelites na ang memorial na ito ay magsisilbing palatandaan na pinatigil ng Panginoon ang pag-agos ng Jordan River gaya ng ginawa nitong pagparte sa Red Sea upang tayo ay ligtas na makatawid at nang malaman ng buong mundo na ang Diyos ay makapangyarihan at dapat katakutan. Eh teacher, ano naman pong matututunan natin dito? Okay, minsan kapag tayo ay masaya na, kapag maayos na yung nangyayari sa ating buhay, ating nakakalimutang magpasalamat sa Panginoon. Hindi dapat ganun. Kagaya ng ginawa ng mga Israelites, dapat nating alalahanin ang Diyos. Dapat nating alalahanin na siya ay mabuti at nagpapala. Kung natutunan natin ng mga nakaraang araw na kapag hindi kanais-nais ang nangyayari sa ating buhay, na when life is unfair, when life is scary, when life changes, God is good, dapat alalahanin din natin na when life is good, God is good. Parating mabuti ang ating Panginoon. Ayan, tapos ng ating kwento. Sana marami tayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Pero bago natin tuluyan tapusin, tayo muna ay mayroong activity. Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Melody. Ngayon, ako naman ngayon na magtuturo sa inyo ng Bible verse. Ang Bible verse natin today is Nehemiah 4:14.
B. Okay, dahil B lang siya, hindi siya yung buong verse. Ngayon, ang sabi dito sa verse natin, "Be not ye afraid of them, remember the Lord, which is great and terrible." Ngayon, itong verse na to ay sinabi niya sa mga Israelites. Ito ay kanyang reminder na that the Lord is great. Pero the Lord is also terrible. Bakit great? Kasi He can do everything for you. He can comfort you. He can be your friend. Okay? Sabi dito, "Be not ye afraid" dun sa mga kalaban nila. Huwag daw matakot kasi ang Panginoon ay nasa kanilang side. "Remember the Lord which is great and terrible." Ngayon, terrible siya pero hindi sa kanyang mga anak kasi lagi niyang ipinaglalaban ang kanyang mga anak. Matanda nyo, itong kwento na to ay tungkol sa Ark of the Covenant. Ngayon, gusto ng Panginoon na maalala ng kanyang mga anak na siya ang Panginoon at siya ay kanilang pwedeng asahan. Ngayon, anak na ba kayo ng Panginoon? Sabi sa Bible, para maging anak tayo ng Panginoon, the Lord gave His only begotten Son. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the earth that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ngayon, sabi doon, binigay ng Panginoon yung kaisa-isahan niyang anak para sa ating mga makasalanan at nawawala. Ngayon, bakit tayo naging makasalanan? Kasi po, si Adam and Eve ay nagkasala sa Panginoon. Kahit bago pa tayong baby, hindi pa tayo pinapanganak, wala pa nagturo na magsinungaling tayo sa magulang natin or kumupit tayo ng 5 pesos lang sa bulsa ni Mama. Kahit wala pa tayong kasalanan, ay tayo ay makasalanan na dahil nagkamali si Adam and Eve. At dahil dyan, lahat tayo ay napawalay sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, ibinigay ng Panginoon ang kanyang nag-iisang anak para maging kapatawaran ng ating mga kasalanan upang tayo ay mailigtas sa nagbabagang apoy at asupre sa impyerno. Binigay ng Panginoon, binigay ng God the Father ang kanyang anak who is Jesus Christ for us to be able to be saved. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ang sabi sa Bible, ang hindi tumanggap sa Panginoon ay mapapapunta sa hell. Ngayon, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon at nakita mo ang kabutihan ng Panginoon sa mga nakaraang araw at gusto mong tanggapin siya sa puso mo, kung gusto mong sumabay sa prayer ko para tanggapin ang Panginoon ngayong umaga, sabayan mo ako sa prayer, okay? Dear God, salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Nawa, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga pagkakamali na nagawa ko sa buhay. Lord, tinatanggap ko po kayo sa aking puso. And Lord, nawa, kayo po ang maging hari sa aking buhay. Binibigay ko po ang lahat ng tiwala sa inyo para sa aking buhay. Salamat po sa pagbigay ng inyong anak para sa kapatawaran ng kasalanan namin. In Jesus' name we pray, Amen. If tinanggap mo ang Panginoon ngayong araw, sabihan mo si teacher na kasama mo o kaya si mama na kasama mo habang nanonood ngayon. Nawa, pag-pray ko na kayo ay maging ligtas sa panahong ito at nawa, lumago tayong magkakasama sa Panginoon. Salamat sa inyong oras! Diretso na tayo sa ating activity ngayon. Para sa ating activity, i-ready nyo na yung envelope nyo. Ilabas na natin pati yung ating mga pangkulay, pangsulat, at kung ano mang kailangan pa natin para sa ating activity. So,
So ngayon, we have our activity. And kunin nyo itong page na to. Since last day na natin, ito na yung sasagutan natin. Yung sabi dyan, the Ark of the Covenant contained reminders of God. Ngayon, kailangan natin siya sagutan para malaman natin kung ano ba ang kahalagahan ng Ark of the Covenant. Sabi natin fill in the blanks with the first letter of the picture. So, sagutan natin sabay-sabay. Sige, buksan natin yung ballpen natin. Tapos, sino nyo yung first picture? Ano yung sabi? Ano yung picture? Pencil. Tama. So, anong start ng pencil? Letter P. Very good. Tapos, ano yung sunod na picture? Makikita nyo? Rainbow. Very good. So, ang rainbow nagsistart sa letter R. Tama. Ang galing. Tapos, tingnan natin yung sunod. Ano yung sunod na picture? Orange. Tama, orange. So, anong letter nagsistart ang orange? Letter O. Very good. Yung sunod. Alam niyo ba yung sunod na picture? Ano yung picture na yun? Volcano. Tama. So, letter? Anong letter yun? Letter V. Kasi volcano. So ngayon, meron na tayong letter P, letter R, letter O, and letter V. Ano yung sunod? Ito masarap. Alam niya to. Ice cream. Tama. So, anong letter nagsisimula ice cream? Letter I. Tama. Ito, medyo mahirap to. Or, baka hindi pala kayang-kaya niya pa. Ano yung sunod na picture? Kasiyang hot air balloon, pero hindi siya hot air balloon. So, tingin nyo, ano siya? Isa siya? Shell. So, anong letter nagsistart ang shell? Shell? Letter? Hindi. Ish? Letter S. Diba? Letter S. Sulat natin, letter S. Ano yung sunod na picture? Kita niya ba? Ice. Tama, ice. Hindi yellow, ha? English kasi tayo, eh. Anong letter nagsisimula ang ice? Letter I. Tama, very good. Yung sunod. Kita niya ba? Ano kaya yun? Octopus? Octopus. So, anong letter nagsisimula ang octopus? Letter? Oh, very good. Yung huli, last na. Sa first word natin, ano yung last picture? Ano to? Ilong? Oo, pero English nga ulit. So, ano yung ilong sa English? Nose, di ba? So, letter? N, ang galing. So, yung first word natin ay? Kita nyo ba? Provision. Ano ibig sabihin ng provision ate? Provision ay ang pag-provide ng Panginoon para sa atin. Yun daw ay isa sa reminder na dala ng Ark of the Covenant. So, ano yung sunod? Sunod natin yung girl doon sa baba. Yung girl. Nag-pray siya, di ba? So, letter P ulit. Letter P ulit. Ano yung sunod? Ribbon yan, di ba? Ribbon. So, isang letter nagsistart ang ribbon. Letter R. Sige, sulat natin. Letter R. Ano yung sunod na picture? Quago. Oo, quago yan. Pero, dahil English tayo, ano yung English na quago kaya? Owl. Galing. Owl. So, saan nagsisimula ang letter? Saan nagsisimula ang owl? Sa letter O. Sulat natin, letter O. Sunod. Ano naman? After nung owl, ano yung sunod? Monkey. Very good. Unggoy, pero monkey. Anong letter nagsisimula ang monkey? Letter M. Very good. Ano yung sunod? Ito medyo mahirap siguro. Pero ito favorite kong aral na nalaman nung bata ako. Yan ay
Iglu ang tawag dyan. Yan yung tinitirhan dun sa Antarctica. Dun kasi malamig. So, dun sila nakatira sa iglu. So, ano kaya yung letter nagsistart sa iglu? Letter E? Hindi. Letter I. Susunod natin. Letter I. Anong sunod? Number ano yan? Number 6, di ba? So, saan nagsisimula ng letter ang 6? Letter S. Very good. At saka yung last one. Ano yung last natin? Elepante. Di ba? So, elephant. Letter E. Letter E. Okay, sunod natin. So, ano yung word na nakalagay dyan? Promise. Ang Ark of the Covenant is a reminder of God's promise to us. And one of the promises is that He will provide kahit anong mangyari sa atin. Okay, last na. Nandun na tayo sa baba. So, ano kaya yan? Notebook? Diba? Sige. So, saan nagsisimula yung word na notebook? Letter N. Very good. Letter N yan. So, balik tayo. Last na. Sagutan natin yung last. Ano kaya yung nandun sa baba? Mukhang notebook. Pero hindi notebook yung tawag natin dyan. Ang tawag natin dyan ay pad. So, pad. Let's start with letter D. Now, isulat natin yung letter P dun sa taas. Ano kaya yung sunod? Mukhang baka, di ba? Pero English dyan, hindi ikaw. Iba pa yung baka eh. Iba yung itsura ng baka dito sa atin. Iba yung itsura niyang picture. So, yan ay ox. Ang tawag natin dyan ay ox. Okay? Pero anong letter kaya nagsistart? Letter? Oh, ang gagaling naman ito niya. Ang gagaling niyo naman. Okay. Ang sunod? Aha, ito. Alam niyo to. Watermelon. Ang galing, watermelon. So, ano nagsisimula sa watermelon? Anong letter? Letter W. Very good. Sige, sulat natin. Letter W. Tapos, ano sulat? Anong tawag natin dito? Ice. Ice, diba? Ice. So, anong letter nagsisimula kaya ang ice? Letter E. Okay, imbalik. And lastly, anong color kaya yan? Color? Color blue ba yun? Hindi, diba? Color? Anong color? Red. Ang galing. Sige, so ano nagsisimulang letter sa color red? R. Letter? R. Okay, ang galing. So, ang nabuo nating word ay? Ano kaya? Power. Power. So, ang nabuo nating mga word ay una, provision. Pangalawa, promise. Pangatlo, power. So, ang Ark of the Covenant daw ay it contained reminders of God's una, provision. Pangalawa, promise. At pangatlo, power. Okay? Thank you sa pagsabay sa akin sa paggawa ng ating activity. Bye-bye! Maraming salamat sa pagtutok niyo sa ating online BBS. Nawa ay marami tayong natutunan at mahalal natin ang Diyos ay mabuti. Tanda natin, God is good all the time. To God be the glory. See you next BBS! Paalam!